Hi guys! Welcome back to my vlog. And yes, pag-usapan natin ngayon kung paano gamitin ng tama yung OPK o kaya yung Ovulation Predictor Kit. Madaming nagtatanong at nagchat sa akin dun sa FB page ko guys kung kailan daw dapat gamitin ang OPK, anong oras daw pwedeng gamitin, o kaya namang araw-araw daw ba, o kaya oras-oras daw ba na i-test yung LH natin. Sasagutin na natin lahat ang katanungan nyong yan dito sa videong to. First of all, nagawa ko ang video na to guys kasi nga yung mga nag-send sa akin guys, ito sila na bumili sila ng mga OPK online at hindi ko alam kung bakit positive lahat. Iniisip ko guys, pwedeng invalid kasi bakit nagiging positive lahat? Baka naman meron ng LH talaga dyan or meron ng chemical dyan. Pag nahaluan ng ihi ay magiging positive. So, hindi naman talaga pwedeng positive lahat yan. Alam nga na nag-o-ovulate ka all throughout 1 week or all throughout 2 weeks. Hindi pwede yan, guys. So, as I said, guys, ang ovulation natin ay 24 hours lang. Yung ovary natin, magre-release yan ng itlog. At tataas ngayong LH natin, yung luteinizing hormones natin, yun yung magpapositive at madedetect sa OPK natin, sa ovulation predictor kit natin. So, hindi pwedeng magre-release araw-araw ng 1 week or 2 weeks yung ovary natin ng egg, ano? 24 hours lang ang ovulation natin at yung pag-release ng ovaries natin ng itlog. At yun nga ang dapat nating timingan para at least may magaganap na fertilization. So, naiisip ko lang guys, baka naman invalid nga o kaya expired na rin yung nagamit nilang OPK. Hindi ko talaga mawari guys kung bakit nagiging positive yun ng ganung kadaming araw. Kung titignan nyo guys, ito yung nag-track na client namin na bumili nga dito sa site namin, dito sa FB page namin. Tignan nyo yung progression na guys, wala pa sa mga naunang araw and then nag-ovulate na siya and nag-positive na siya. So yun guys, kasi para matimingan nga natin yung exact yung peak ng ovulation natin. Kaya gumamit tayo ng OPK, diba? So useless lang din nagagamit tayo ng OPK kung positive yan all throughout the week or all throughout 2 weeks, diba? So, yun. Ito yung binibenta nga namin, yung LH Tana. Basta may Tana yan. Kasi yung company is Tana Far. Meron ding Ovutana, yung nakikita nyo sa FB page ko. Pero ito yung mga available ngayon na napadala ko dyan sa Pinas, yung LH Tana. Meron din kaming mga pregnancy test na super accurate din. The same company sa Tana Far. Ito siya, Amistic. Ang company kasi na to guys ay joint company ng Vietnamese and American company na based dito sa Vietnam. So yan, Amistic yung pregnancy test natin. Easy, quick, and accurate din. Same nitong LH Tana, ito nga yung ovulation predictor kit natin, yung OPK natin. Easy, quick, and accurate din siya. Yan. So, yan siya. At meron na rin kasamang specimen collector cup. Etong pregnancy test at OPK. Okay, number one na tanong is kailan natin gagamitin ang OPK natin? Gagamitin natin ang OPK guys sa fertile days natin. As I said nga guys, yung fertile days natin, doon tayo pwedeng mag-ovulate. As I said nga, 24 hours lang yung exact and peak ng ovulation natin. So, kukunin lang natin yung mga fertile days natin at doon tayo magte-test araw-araw o kaya twice a day ng OPK. So, better in the morning pag-gising natin o kaya naman gabi before tayo matulog or both, morning in both. Kasi ako noon, guys, ang morning in both para sakto talaga na walang palya yan. Kasi hindi natin alam kung kailan talaga mag-release na yung egg natin.
So, para masaktuhan talaga at sure ball, ano? So, ang ginagawa ko noon ay 2 times a day. So, ayun, nasagot na yung mga katanungan nyo rin na kung araw-araw ba o kaya oras-oras ba ang paggamit. So, no. Para makatipid naman tayo, guys, ayun nga, kunin natin yung mga fertile days natin. So, be sure na alam nyo yung mga fertile days nyo. Alam nyo yung mga cycle nyo, kung ilang days yung cycle nyo, para malaman nyo yung mga fertile days nyo. Doon tayo pwedeng mag-ovulate and kukunin natin yung exact day, yung peak day ng ovulation natin. So, paano gamitin to? So, ito nga yung product namin, LH Tana, easy, quick, and accurate. So, paano natin gagamitin? Okay, sa isang box, guys, merong nakalagay na isang strip lang. Ito siya. At meron ding mga direction sa likod. Yan, kung positive, o kaya negative, o kaya invalid. Yung mga invalid, guys, yung walang guhit. Okay? Yun siya yung invalid. Wala siyang guhit, and then positive ang mga yan, and then negative. So, as I said nga, meron din siyang kasamang specimen collector bottle. Ayan, di na makuha. So, yan siya. And, so, ayan, meron siyang naka-engrave na USA dyan sa bottle. Yan. Ito yung gagamitin natin na pang-collect ng pipi natin at dito natin itetest. So, ayun, i-open ko ito para malaman nyo paano talaga gamitin ng tama. So, dito nyo pupunitin, merong punitan dyan. And then, ganito siya, isang strip. And meron din siyang kasamang, syempre, itong mga anti-moisture desiccant. Okay, tapon na natin yan. So, eto. So, ganito ang paggamit ng tama. So, kukuha tayo ng ihi natin dito. So, hindi natin kailangan punuin tong specimen collector cup, okay? Dito tayo magbe-base sa strips. Nakikita nyo yung max dyan. Merong nakalagay na max. Ayan siya. Hindi makita eh. Ayan. Merong nakalagay na max dito, tapos meron tong guhit. Ang dapat niyan, guys, huwag tayong lalampas dito sa guhit. So, yung ihi natin, hindi siya, dapat pa ganyan. Yung ihi natin, guys, huwag nating ipalampas dito sa guhit, okay? Kasi eto na yung maximum. So, dapat, yung ihi natin at paglubog natin, ilubog natin na ganyan at huwag lalampas yung ihi natin dito sa guhit, okay? So, ganun yung tamang pag-dip sa strips ng OPK. Pati yung PT, guys, kasi merong nakalagay din doon ng max eh. So, huwag nating palampasin yung ihi na sa pag-dip natin dito sa line. Kasi yan yung arrow at may nakalagay na max. So, hanggang sa baba lang nitong line na to, okay? Kaya kahit hindi mapuno itong specimen collector bottle natin, kasi nga, yun nga, hindi dapat lalampas dito. So, yung paglubog din natin, halimbawa, kung medyo malalim na, pwede mo namang bawasan konti and then go and dip your OPK strips. Ganun. So, ganun din yung pregnancy test natin sa mga strips. Merong nakalagay na line at dun yung maximum na pang-dip natin at hindi dapat lalampas doon. So, yun ang paggamit ng OPK natin. At yes, dapat magka-dark, magkasing kulay yung control line at test line. Doon tayo exact na nag-o-ovulate. Doon ang exacto na peak ng ovulation natin. Kung medyo malabo pa yung isang line o kaya yung test line, so medyo hindi pa masyadong mataas yung LH natin sa katawan. Yung luteinizing hormones natin. Kasi ngayon yung hormones na tataas, yung luteinizing hormones natin kapag mag-release yung ovary natin ng egg. Pero pag medyo magkakulay na yung test line at control line, go! Dapat na mag-durin kayo doon. And then, pag super dark na yan, magkakulay na talaga sila,
go and ulitin nyo ulit, okay? And then, kinabukasan yan, mawawala na rin. Kasi nga, as I said, 24 hours nga lang yung ovulation natin. So, hindi pwedeng positive lahat yan all throughout 4 days, 5 days, or 1 week, okay? So, pwedeng positive yung OPK nyo until 3 days. Kasi yung 24 hours nga, guys, diba? So, baka medyo malabo pa ng konti nung before ng 24 hours. And then, nung 24 hours. And then, the next day, medyo malabo pa kasi pawala na. So, at least 3 days na positive, okay na yon. So, ayun nga, at least may kalabuan dun sa before and after. And then, sa peak talaga ng 24 hours na yon, doon talaga magkakulay na yung dalawang linya. And then, mawawala na naman yan. So, mag-aantay ka na naman ng isang buwan para mag-release na naman yung ovary mo ng matured egg para mag-ovulate ka. So, hindi talaga pwedeng magiging positive yan ng ilang days. Okay? So, ang product na to ay ako yung nagpapadala dyan sa Pinas at yung hipag ko naman yung nagpapadala sa inyo ng mga customers. So, ito rin yung mga gamit ko rin noon na pregnancy test at yung OPK nung TTC ako. Kaya, yun. So, and direct from the company na to, hindi ko binibili sa ibang store o kaya yung mga second or third party na mga suppliers, direct from company na po ito. So, yun lang guys, at kung gusto nyong bumili for your OPK nga para ma-timingan natin ang exact na ovulation natin para mabuntis na tayo, you are free to follow and visit my FB page, Ready to Preggy. You can chat me here also and put your queries, put your orders in here. And yun lang guys for today. Don't forget to subscribe to my channel, click the bell button, and click all para ma-notify kayo every time na meron akong bagong uploads. Thank you so much, bye-bye, and God bless!